you look at the night, see the light of the moon? Did you look at the sun, giving you warmth? Did you look at the sky, are you falling in love? Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina wa man yahdihillahu fala mudillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa qala ta'ala, ya ayuhal ladhina amanu taqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhal ladhina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lahum a'malahum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti' Allah wa rasuluhu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala ta'ala, ya ayyuhal ladhina amanu kutiba 'alaykumus siyam kama kutiba 'alal ladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa ahsana hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasari umuri muhadathatiha wa kulli muhadathi bida'atan wa kullu bida'ati dalala wa kullu dalalan finnar. Ang lahat ng papuri at pasalamat ay para sa Allah lamang, ang lumikha ng sanglibutan, ang langit at ang lupa ang nakapaloob nito. Naway ang pagpapala at kapayapaan ay ipagkaloob ng Allah sa kanyang sugo ang Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mga alipin ng Allah, tayo ay magpasalamat sa Allah dahil tayo ay umabot naman ngayon sa Yawmul Jumaa, ang pinakamahinam na araw ng sa isang linggo kung saan dito nilikha ng Allah ang kanyang mga ibang nilikha. Ang araw na kung saan tayo ay magbabasa ng Suratul Kahf. At lalo na ngayong buwan ng Ramadan, ito ang pinakamaraming biyaya ng Allah sa mga tao nagbabasa ng Quran. Dahil ang sabi ng Allah, Sahru Ramadan allazi unzila fil Quran, dito binaba ang Quran. Kaya ito yung mga pagkatao na dubli-dubli ang mga hasana, ang mga gantimpala mula kay Allah. Kaya bigyan natin ng maraming oras ang pagbabasa natin ng Quran. Sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ang sinumang bumigkas ng isang titik na mula sa aklat ng Allah, ang Quran, ay kanyang matatama ang isang kabutihan. At ang isang kabutihan ay may katumbas nitong sampung katulad nito. Kaya mga alipin ng Allah, huwag po natin kaligtaan na magbasa ng Suratul Kahf sa araw ng Jumaa. Dahil kabilang sa mga kabutihan ito ay mayroon din mga nakakibat na binipisyo o gantimpala nito. Sabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ang sinumang magbasa ng Suratul Kahf sa araw ng Biyernes ay magkaroon siya ng liwanag, at ang liwanag nito ay mananatili hanggang sa susunod na Biyernes. Nayulat din ni Abu Darda na ang sinumang makasaulo sa 10 ayan ng Suratul Kahf ay magkakaroon siya ng protection laban sa kay Masihil Dajjal. Kaya mga alipin ng Allah, hindi lang po sa pagbabasa ng Quran, bigyan po natin ng oras ang mga nilalaman ng Suratul Kahf para malaman natin kung ano ang kaulugan ng Suratul Kahf. At ito ay nahati sa apat na bahagi ng kwento. Ito yung mga Ashabul Kahf at ang dalawang lalaki na binigyan din ng Allah ng mga biyaya, at si Musa at si Khidr at si Dhulqarnain. At naisalaysay ni Abu Al-Barra bin Aziz na may isang lalaki na nagbabasa daw ng Suratul Kahf. Hello.
Habang siya ay nagbabasa ng Suratul Kaf, ay mayroon siyang kabayo sa kanyang tabi. At habang nagbabasa siya ay mayroon ay pababa ng pababa ang ulap. Hanggang sa inyan na malayan na ang isang kabayo nito ay tumakbo dahil sa takot niya, dahil doon sa ulap na yon. At sa kinabukasan niya ay tinanong niya si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam doon sa nangyari. At sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay ito ay hasana doon sa pagbabasa ng Quran. Ayon sa riwaya ng hadis, ayon ay isang malaika. At kung hindi siya huminto sa pagbabasa ng Quran, ito ay aabot pa ng Maghrib at makikita doon ng mga tao. Pero sa kasamang palad siya ay huminto dahil meron doon isang bata, may kasama siya isang bata, ang kinatautan doon niya ay baka maapakan ng isang kabayo. Waqulu qawli hadha wastaghfiru Allah fi wahali wa lakum wa li sa'iril muslimin wa man kulli dhanbin wastaghfiruhu innahu huwa ghafurur rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahabihi ajmain, wa man tabi'ahu bi ahsani ila yaumiddin, amma ba'd. Mga mahal kong kapatid sa Islam, paramihin natin ang mga oras natin sa pagbabasa ng Quran, ang banal na aklat ng Allah, ang ating mga ibada, lalo na ngayong buwan ng Ramadan, dahil ito yung buwan na katanggap-tanggap ang ating mga ibada at dubli-dubli ang mga nakalaang mga gantimpala dito sa tulong ng Allah subhanahu wa ta'ala, inshallah. Lagi natin tandaan na pwede na tayo magbasa ng Suratul Kahf pagsapit ng Maghrib sa araw ng Huwebes hanggang bago mag-Maghrib sa araw ng Biyernes. Mga alipin ng Allah, damihan po natin ang pagbabasa natin ng Quran. Bilang panghuling salita, hikayatin natin ang ating mga sarili ng ating mga magagandang gawa. Ngayong Ramadan ay tuloy-tuloy pa rin hanggang hindi lang itong buwan ng Ramadan, hanggang sa susunod na mga buwan. Gaya ng sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, magunahan kayo sa kabutihan. Ibad Allah, inna Allah wa malaikatuhu yusallu ala nabi, ya ayuhal ladhina amanu sallu alayhi wa sallim taslima. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka hamidul majid. Kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Ibrahim fil alamin innaka hamidul majid. اللهم اعزات الاسلام والمسلمين واذل الشرك والمشركين ودمر اعداء الدين. اللهم كن لاخواننا المستضعفين في سوريا وفي البورما وفي فلسطين وافغانستان والعراق وكل مكان. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمسلمين والمسلمات أحياء منه والأموات. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وآخر دعوانا إن الحمد لله رب العالمين. Yourself, feel the love around.